Sadyang pinahanga ako ni Lola. Bilib ako sa kanyang tapang. Handa niyang ipaglaban si BBM at ang mga Marcoses. Ayan, maniwala po tayo sa mga nakatatanda sa atin. Hindi dyan sa mga nag-rally na yung mga kabataan na wala po silang alam kundi ang magreklamo sa gobyerno at sino pang maupong mamuno sa bansang Pilipinas. Talagang may mga kalawak. Lola, pahinga. Ano gusto ninyo? Kayo ang mamuno? Bakit hindi nyo hayaang ang magdesisyon ang taong bayan, hindi yung ilang tao lamang? Panay kayong ngawa. Wala naman kayong nagagawa. Bakit hindi kayo makiisa sa gobyerno? Kayo, ano ba nagawa ninyo? Tama si Lola. Tama si Lola. Kayo mga nagreklamo sa gobyerno, ano ba nagawa ninyo? Sige nga. Perhisyo kayo sa taong bayan. Perhisyo kayo sa gobyerno. Perhisyo kayo sa bansang Pilipinas. Puro kayo reklamo. Puro kayo ngawa. Magtrabaho kayo. Hindi puro kayo ngawa ng ngawa. Nanay, ilan taon na kayo? Tama si Lola. Bakit hindi kayo ano? Magtrabaho. Bakit hindi nyo hayaang magdesisyon ang nakararami? Bakit hindi nating hayaang magdesisyon? Hintayin ang eleksyon. Tama yung sinasabi ni Lola. Mas maniniwala kami kay Lola dahil sa at her age, 92 years old. Nakita mo naman, handa niyang ipaglaban si Bongbong Marcos. Handa niyang pagtanggol ang mga Marcoses. Sadya namang nakakabilib ang tapang ni Lola. Iyan ang tunay na makabayan. Walang kinakatakutan. Kahit nag-iisa lang siya, handa siyang lumaban. Ano kayo ngayon? Taob kayo kay Lola. Dahil totoo ang sinasabi ni Lola. Ano kayo ngayon? Sige nga. Wala, puro lang kayo reklamo. Magtrabaho kayo. Tumulong kayo sa gobyerno. Huwag yung puro reklamo. Dahil ang gusto ninyo, kayo ang mamuno. Ano mangyayari pag kayo namuno? Puro mga senior nako, na. Mag-isip-isip nga kayo. Kayong mga anti-government, anti-Marcoses, anti-Duterte. Ang kikitid ng utak ninyo. Grabe kayo. Magbago na kayo! Puro kayo yabang!